Yo, what's up? So ngayon, pupunta na kami sa W Express dito sa SM Das Marinas para mag-submit ng requirements. So una, bibigyan tayo dito ng checklist. Kailangan lang natin i-fill up yung taas na part at hanapin yung part na kailangan nating i-check dito sa checklist. So after nun, kailangan mo nang i-dikit yung printed photo or yung picture mo sa application form na pinrint mo. So, tinanong na rin namin dito kung kailangan pa bang sulatan yung likod ng picture. Sabi naman nila dito ay hindi na kailangan. So, hindi siya tulad sa Japan na kailangan mong isulat yung name sa mismong picture mo. So, idinikit ko na yung picture ko sa application form, sa front page. Next, kailangan i-recheck mo ulit yung mga requirements mong dala. Dahil pag sinubmit mo na yung requirements, isisil na nila yung mismong package. So, una sa checklist, application form, check. Next, passport, check. Next, ay yung photocopy ng passport, yung bio page or yung second page. Next, ay yung photocopy ng visa at yung stamps. Next, ay yung PRC card or PRC ID. Next, mga bank certificates at bank statements. So, yung bank cert ay at least 6 months na merong average balance. At yung bank statements naman ay kahit at least 3 months. Next ay yung Form 2316 or yung ITR. Next ay yung Certificate of Employment or yung COE na detailed. At last, kasama dun sa checklist ay yung mismong checklist na ibinigay sa atin. So yung sa application form pala natin, wag maglalagay ng e-signature. So, ginawa namin, nag-print kami ng blanco at merong e-signature. So, doon na ako mismo pumirma dito sa application form ko. Next, ay mag-fill up ka naman ng another form na galing sa W Express. After nun, isi-sealed na nila yung lahat ng binigay mong documents. So, ipapakita naman nila sa'yo na lahat inilagay nila doon sa isang package bago nila i-seal. Next, ay maghintay ng saglit, matulala, at pag-isipan na yung mga itinerary. Next ay mag-print na sila ng receipt mo or yung resibo. So nakalagay naman sa resibo na ang babayaran ay 1,900. So binanggit ko na rin to dun sa nakarang video natin. After nun, kailangan lang maghintay ng at least 10 days para sa process. Ang kagandahan lang sa Korean Embassy, ina-update ka nila through text message at pwede mo rin silang i-check online. So, papakita ko kung paano mo siya i-check online. So, una, kailangan mo pumunta sa mismong website ng Korean Embassy. So, ilalagay ko sa description yung link. So, sa iba, pagpasok sa mismong website, sa pag-click ng link, naka-Korean language siya. So, hanapin mo lang dito sa may bandang taas yung word na English. So, para matranslate siya in English. So, click natin. After nun, dito ka pumunta sa may bandang left side ng mga tabs or yung mga nakasulat dyan. So, hanapin lang itong check application status kahit huwag nyo nang i-click. So, pagka tinapat nyo kasi yung cursor dyan or yung mouse pointer, lalabas na itong check application status and print. So, ayan yung kiklik natin. Next, ito na po yung lalabas sa screen. So, kailangan mo lang i-click itong diplomatic office. At select, so pindutin mo dyan kung anong mas gusto mo, pero ito mas madali, passport number. So ilalagay mo lang yung passport number mo dito. Next ay yung name mo in English. Take note, kailangan surname first or yung apelido muna. Apelido, then pangalan, hindi na kailangan lagyan ng comma. Apelido, space, yung first name mo. Next, date of birth. Click mo tong calendar at pindutin mo tong year kung anong year ka. Itong katabi ay yung month, kung anong number yung month na yon at yung day sa baba. So next, pindutin nyo na yung search. So pag pindut mo ng search, makikita dyan sa baba yung status. Dito sa akin, nakalagay na dito ay approved na. So click mo tong certificate para makita yung mismong visa grant notice.
So yan, pwede mo siyang i-print. So kung dito sa status na nandito ay hindi pa nakalagay kung approved, kung in process pa rin, maghintay pa rin ng ilang araw hanggang sa makita mo na dito ang approved na siya. So kung approved na siya, naghintay lang ako ng 1 or 2 days, tumawag na yung mismong courier, yung mismong delivery ng W Express na di-deliver na nila sa araw na yon. So yung matatanggap mo lang ay yung mismong passport mo, resibo, ayan yung mga resibo ko, at yung printed na visa grant notice. So sa akin, so yung visa grant notice ko dito tupi-tupi na dahil pwede naman siyang i-reprint ulit. So kung ikaw naman ay denied, so makikita mo yun dito sa website din. So check mo lang ulit. Yan. So makikita mo dito sa status na ikaw ay denied at yung reason kung bakit ka na-deny. So sa partner ko, nakalagay dito yung reason niya for denied ay you failed to provide sufficient explanation on the purpose of stay. So hindi ko alam kung bakit siya na-deny kasi kung tutusin, kinopya ko lang yung ginawa niya. Siya lang yung gumawa ng mga applications namin tapos kinopya ko lang yung nilagay niya sa form. Yun, tapos siya pa yung na-deny. So yung explanation for stay, pares lang kami, pero di ko lang ba't siya denied. So, yan, makikita niya dito na deny kayo or approved. So, pag binalik na sa inyo, pag binadala na sa inyo ng W Express, yung passport ninyo, pero denied kayo, ang marireceive niyo lang ay passport, yung mga resibo, at merong kampapel na kasama, refusal of visa application, at nakalagay din doon yung reason. So, at meron kang makikitang stamp mark dito sa passport mo. So, kung ikaw ay approved naman, malinis yung makukuha mong passport. Walang sticker, walang stamps. So, hindi katulad sa Japan na merong visa sticker. So, yun lang. Sana pumasa rin kayo at enjoy Korea. Good luck!